Yo, what's up guys? Welcome sa aking first vlog for 2023. Ako nga pala si Giko Moto and i-feature ko sa inyo ang aking gagamitin na NMAX 2020 sa journey na to. And let's get started! So, sisimulan muna natin sa harapan and ipapakita ko sa inyo yung mga in-upgrade ko or mga dinagdag ko dito. Simula sa taas hanggang sa baba. Okay? On your screen, makikita nyo is naka-stock side mirror pa ako. Nung muna naka-bracket ako yung sa harap. Kaso, nahihirapan ako sa mga pagsingit-singit. Lalo nung umayangkas ako, so binalik ko muna sa stock. And next is naka-quick throttle ako. So, bakit naka-quick throttle ako? Kasi kapag nasa long ride ka, tapos nakasagad ka ng piga, nakakangalay sa wrist mo. So, ayan, pag na-quick throttle ka, mabilis yung acceleration tsaka hindi na kailangan isagad. Parang nasa kalati ka palang max speed ka na. So, yun yung reason ko. And by the way, Uma Racing pala yung gamit ko dito sa quick throttle ko. Okay? Next is yung sa handle grip. Naka-Nibi Racing ako dyan. Mura lang yun sa Shopee. Makikita nyo. Maraming nagbibenta dyan. And last but not the least is yung brake lever ko, which is SEC na brand. Foldable yung brake lever ko dyan, so in case na matumba or kung ano man scratch, huwag naman sana, ayan, mafo-fold naman siya, hindi mo na kailangan palitan. Sa kabilang side, sorry, nakatalikod yung sa switches. And ayun nga, dahil nabanggit ko na, nakalagay yung domino switch ko dyan sa left side. And yan is for auxiliary lights ko. Dito naman tayo sa harap. Yung visor ko is pinalitan ko na. Ang pangalan niya sa Shopee is Mini TDR Visor. Maganda siya, maporma. Kapag, lalo na kapag naka-side view, parang ang tangos niya tignan. Kaya gustong-gusto ko siya, hindi ko pa siya pinapalitan. Okay, dito naman tayo sa gitna. Ang pinapakita ko dito is yung auxiliary lights na gamit ko. Nakuha ko siya sa 11616 Moto. And ang pangalan ng auxiliary lights ko is TDD Night Ranger. Sa next video, ipapakita ko kung gaano kalakas yung pagbuga ng mga ilaw nito. Sa ngayon, naka 4 modes ako. Low white, low yellow, white na spotlight, then high na white din. Tuwang-tuwa ako sa performance ng TDD Night Ranger kasi pag nasa probinsya or pag nasa sobrang dilim na lugar, sobrang liwanag na, lalo nung high beam na white. Makikita mo yung lubak, yung mga bakubakong daan, and at iba pa. Nandito naman tayo sa babang part. Isishare ko yung mga dinagdag and mga pinalitan ko. So start tayo dito sa front suspension. Pinatune ko siya sa 11616 Moto. Bakit? Kasi sobrang lambot ng front suspension niya eh. Konting lubak lang or bako-bako eh. May tumatama niya sa loob yung parang ang sakit para marinig yung mga yun. So yun, pinatune ko siya. So ngayon, maganda na yung performance ng front suspension ko. Next is yung sa gulong. Naka-bridge to on butt locks ako. Naka-oversize siya. Naka 120-70. Wala naman ng issues dito sa oversize. Parang mas na nga siya, parang mas stable yung ko. Yung pagdadrive ko. And last but not the least is yung fender extender ko. Kaya pinalagay ko yung fender extender kasi sabi nung nagkabit niyan is madudumihan yung computer box yung nasa taas sa part sa loob. Kaya pakabit na ng fender extender. Mas maganda na yung prevention is better than cure. Ano daw? What I mean is, kapag nagpakabit na netong fender extender, mape-prevent natin yung pagdumi doon sa may part ng computer box kasi nandun din yung mga wiring. Mas mabuti ng maagapan kaysa palitan itong mga nasirang parts kung sakaling mabasa or maputikan. Dito naman tayo sa rear part, and hindi ko na patatagalin pa, i-share ko rin yung mga dinagdag or mga pinalitan ko. Okay? So, meron ako ditong SEC Harpy na bracket. And ang nakakabit na top box ko is yung SEC din na plastic, 32 liters.
Tapos yung sa taillight ko, pinalitan ko ng ano eh, ng smoke lens. Maporma siya. And bagay siya sa black na color. Okay, dito naman tayo sa side na to. Ang unang makikita niyo sa screen niyo is yung pipe ko. Pinalitan ko siya. And ang brand niya is yung Jad Racing na Evo. Bassy sound and hindi siya yung tulad na V8 na sobrang crispy. Pag malayo pa lang, maririnig mo na. And next is yung Bridgestone Batlax ko. Gamit ko sa gulong. Oversized siya. Naka 130-70. And ang nandun sa far side na yun, sa may right, is yung radiator cover. Pinalitan ko siya. And ang gamit ko is yung ARM Silver. Galing pa to sa Shopee. Parang gusto ko nang i-uninstall yung Shopee ko eh. Kung ano nang nabibili ko dito para sa motor. Pero worth it naman. Hindi naman ako nagsisisi. Lastly, sa side na to, regarding sa suspension ko, pinalitan ko na siya eh. Nagsawa na ako sa stock sa sobrang tigas niya. Gamit ko ngayon is yung RCB Premium Black Series. Etong sa RCB suspension na gamit ko ngayon, ako na muna nag-adjust ng preload tsaka rebound after panoorin yung instructions na in-upload ni Sir Evimoto. Kasi kapag hindi mo tinono, ang pangit sa pakiramdam, parang naglalaro ng siso, nakakahilo. Kaya nagpapasalamat ako kay Sir Evimoto sa mga instructions na binigay niya. Kaya wala akong issues ngayon sa rear suspension ko. That's it for our today's video. Sana nagustuhan nyo itong mga shinare ko about sa aking NMAX V2 2020. Please like, share, and subscribe sa channel ko para maging updated sa mga susunod kong i-upload. Maraming salamat sa inyo guys. Ride safe sa ating lahat. Peace!